Hi everyone! Welcome back sa aking channel. For today's video, ayan, ang isasolve natin na problem ay galing sa Civil Service Exam 2023 Community na FB group. Ayan, so ito yung post. A swimming pool is filled through its inlet pipe and then emptied through its outlet pipe in a total of 8 hours. If water enters through its inlet pipe and simultaneously allowed to leave through its outlet pipe, the pool is filled in 7.5 hours. How long will it take to fill the pool with outlet closed? So choices 3, 4, 5, 6, or 7 hours. So ang sabi niya, paano po ba ito i-solve? Okay. So bago natin sagutan yan, kung meron kayong math question or gusto niyo ng free reviewer, punta lang po kayo sa aking FB group na minamanage, Civil Service Exam / Let Review for Mathematics. So click niyo lang po itong files. Then, ayan na po yung mga downloadable dyan na reviewer. Then, tick nyo lang tong tatlong dot dito, yan, para ma-download nyo. And then, sa featured naman, or dito sa discussion, makikita nyo dito sa featured sa taas, so yung mga reviewer natin, tsaka yung mga Google Docs natin, yung mga Google Forms natin dyan. Yan, so para makapag-practice kayo, at makita nyo agad ang score nyo. Okay? So, balikan na natin ang ating problem. Okay, so analyze natin mabuti kung paano sagutan ito. Okay, so sabi, a swimming pool is filled through its inlet pipe, ayan, sa inlet pipe, and then emptied through its outlet pipe in a total of 8 hours. So, ibig sabihin, pagpasok dun sa inlet, tapos diretso, lalabas naman dun sa outlet pipe, 8 hours. Pero hindi sinabi dyan na magkasabay na bukas yan, ha? So, if water enters through its inlet pipe and simultaneously, ayan, simultaneously allowed to leave through its outlet pipe, the pool is filled in 7.5 hours. So, ito na yung magkasabay. Gawa ng simultaneously. So, pagsabay nakabukas yung inlet pipe at outlet pipe, matatapos sila ng 7.5 hours. So, tapos kapag naman hindi magkasabay, so inlet muna, then pagkatapos mapuno, diretso naman tsaka bubuksan yung sa outlet, ang total nun ay 8 hours. So, ang problem na ito ay parang kaparehas din ng formula natin para sa work problem. Okay? So ano ba yung formula natin sa work problem? Pagdalawahan, ang formula natin sa work problem pagdalawahan ay 1 over A plus 1 over B is equal to 1 over X. So itong X, ito yung together kapag nagtulong sa work problem, di ba? So together. So ito yung magkabilang rate nila sa work problem. So dahil sa pipe problem kasi, kaparehas ang formula natin sa work problem. Pero dahil yung isa habang nilalagyan ng inlet, yung outlet naman ay nababawasan. So therefore, ang magiging formula natin dyan ay 1 over A minus 1 over B equals 1 over, or let's say X itong together, pag together na bukas. So parehas ng formula ng work problem, ang pinagkaiba lang naging minus. Minus dahil yung isa nga dumadagdag, yung isa bumabawas yung outlet. Kaya minus siya. Okay? So yan lang na formula ang gagamitin natin. Okay? So kunin lang natin yung mga given, i-substitute natin, tapos i-solve na natin. Ang hinahanap natin ay how long will it take to fill the pool? Ayan. To fill the pool with the outlet close. Pag outlet close, edi ang sinosolve natin ay yung A. Okay? So yung A ang hinahanap natin dyan. So itong X natin dito ay nilet natin, ito ay yung together. Okay? So together. Itong A naman, ito yung inlet. Inlet pipe yan, ha? Alone. Ito namang B ay outlet pipe. Alone din yan. Okay? So pag together, X. So ang given natin, itong 8 hours, yung total ito kapag inlet muna, tapos pagka napuno naman siya, 8 hours naman. So, swimming pool is filled through its inlet pipe and then emptied through its outlet pipe in a total of 8 hours. Okay, so therefore, itong A natin, ililet natin na X. So, yun yung hinahanap natin. How long will it take to fill the pool with outlet closed? So, ilet na lang natin ito na itong A natin. Ah, wag na palang X. Nilet na natin yung X na together. So, A na lang din siya. So therefore, ito ay magiging 1 over A minus yung B natin, yung B, kasi ang total daw ng A tsaka ng B, so ang total ng A tsaka ng B ay equal sa 8. So sabi dyan, total niyan 8 hours, okay?
So, para ma-express natin yung B in terms of A, isubtract lang natin. So, subtract lang natin yan. So, therefore, magiging B is equal to 8 minus A. Okay? So, yung B natin dito magiging 8 minus A na. Then, meron tayong given na together. Yung together dyan, ayan, together, ito yung 7.5. So, ang sabi, ayan, simultaneously, if water enters through its inlet pipe and simultaneously allowed to leave through its outlet pipe, sabay silang nakabukas, the pool is filled in 7.5 hours. So, ito yung 7.5 hours natin. So, ngayon, may equation na tayo. Madali na nating masasolve ang value ng A. Solve na lang natin ang value ng A. Pero meron tayong decimal eh. Para makaiwas tayo sa decimal, isimplify muna natin itong right side. Okay, so kopyahin lang natin itong left side. 1 over A minus 1 over 8 minus A. So yung variable, kahit ano nga palang variable yan. Ha? So depende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. So yung 7.5, i-multiply natin sa 2 ang numerator at denominator para mawala ang decimal. Mas madali kasi pag walang decimal, di ba? So magiging 2 over 2, 7.5 times 2. So that is 15 na lang. Okay? So ngayon, solve na natin yung A. May rational equation na tayo. So tanggalin natin ang denominator. Ang denominator natin ng A, 8 minus A and then 15. So i-multiply lang natin both sides by lahat ito. So lahat yan. So we have, isa-isay natin para malinaw. Both sides or each term, i-multiply natin sa 15A times 8 minus A. Okay? So minultiply yung 1 over A. Okay, 1 over A. And then minus, ito uli, 15A times 8 minus A. Ito namang isa ay 1 over 8 minus A. Okay, so detailed natin yan. Ha? So we have 2 over 15 times 15A times 8 minus A. So pinakita lang natin, detailed na minultiply bawat isang term. First term, second term, third term. Sa LCD, ang LCD natin ay 15A tsaka 8 minus A. So simplify natin, so makakancel lang itong A. So ang natira, wag na isulat yung 1. So we have 15 times 8 minus A. Okay? So minus, ito makakancel yung 8 minus A dyan. So ang natira, wag na isulat itong 1. So 15A na lang ito. Equal, so nakancel na dito ang 15 lang. So we have 2A times 8 minus A. Okay? So solve for A, simplify lang natin, i-distribute natin ito. 2A, i-distribute din natin. So, we have 15 times 8. So, we have 15 times 8. So, that is equal to 40. So, we have 120. So, 120, 15 times negative A, negative 15A. So, just copy this, negative 15A is equal to 2A times 8. So, that is 16A. Then, 2A times negative A, that is negative 2A squared. Ayan. So, naging quadratic, nagkaroon tayo ng square. Okay. So, simplify natin. Kapag quadratic, pag sumasamahin natin sa left side lahat, gawin natin 0 ito kasi quadratic siya. So ito pwedeng makombine 15A tsaka negative 15A, parehas negative. So we have, tapos at the same time, ano muna natin, sa next line natin gawin yon, 120 minus negative 15 minus 15, so that is negative 30A equals 16A minus 2A square. Okay, so burahin ko yung konti dito. Para dito na natin isolve, pagpatuloy natin dito. Naging quadratic na siya, no? So, gagawin natin, pagsamasamahin natin, lahat sa left side. So, subtract 16A to both sides, and then add 2A square naman. Or simply, ilipat lang natin sa kabila. So, kasi yung tamang method kasi, nagsasubtract both sides eh. Minus 16A, and then plus 2a squared. Okay, so yung pinaka ano dyan, pwedeng i-transpose na lang natin. So para mawala na itong right side natin, so ang natira na lang, we have 2a squared, ito makocombine pa siya, negative 30a minus 16a, so that is equal to negative, ilan na yan, 46a, and then may plus 120 pa. Plus 120 equals 0. Then, ayan, quadratic na, solve na lang natin ang A. So, bago yun, tingnan nyo ang yung mga coefficient natin, ang mga numbers ay, lahat ay divisible by 2. So, divide natin lahat sa 2. Divide lahat sa 2, pati ang right side. Okay? So, divide lahat sa 2. So, we have A squared
minus 46 divided by 2, so we have 23A, plus 120 divided by 2, we have 60, equals 0. So ngayon, pwede na itong ma-solve gamit ang factoring, equals 0. So factors of A squared, A and A, factors of positive 60, factors ng positive 60 na ang sum ay negative 23 dapat. So pag kinuha natin yan, ang mga factors nito, 60 and 1, we have 30 and 2, we have 20 and 3, and then 15 and 4. So alin dyan sa apat na pair na yan, ang sum ay negative 23. So dapat negative parehas dahil negative yung gitna natin. So alin dyan sa apat na pair ang sum is negative 23. So ito yung factors natin. Negative 20 times negative 3, that is positive 60. Negative 20 minus 3, so we have negative 23. So therefore, ito na yung answer natin. Then equate each factor to 0. A minus 20 equals 0 or A minus 3 equals 0. So therefore, dalawa yung values ng A natin. A is equal to, pag nilipat sa kabila, magiging positive, 20. And then ito naman, add 3 to both sides, A equals 3. So therefore, ang answer lang natin ay A equals 3 dahil ang A hindi pwedeng maging 20 dahil ang sum ng A plus B ay 8. Eh yung A, lumampas na ng 8, 20. So ito ay extraneous solution ito, hindi ito kasali. So therefore, the correct answer is 3 hours, which is letter A. Ayan, 3 hours. Para mapuno ang swimming pool na sarado ang outlet pipe. Okay? So, I hope nagustuhan niyo ang aking explanation. Thank you for watching at kita-kita tayo sa mga susunod pang mga reviewer para sa math. Okay? So, kung meron kayong math question, i-comment niyo lang dito sa aking channel, pwede sa FB group, pwede sa Messenger, ayan, or sa GC. Okay? So, kita-kita sa susunod. Good luck sa mga nagre-review. Bye-bye and God bless.